Good morning po sa ating lahat. Meron tayong series na ang pamagat po ay Principle of the Path. And basically, ang Principle of the Path, madalas natin itong banggitin palagi, in direction not intention will determine your destination. Direction not intention will determine your destination. Sa unang linggo po ng buwan ng January, inintroduce ko po sa inyo kung ano po ang pinakasummary po ng Principle of the Path. Last year, diniscuss na po natin ito. And why we're doing this? Because dahil ang bagong taon po ay nag-uudyok po ng bagong pasimula, pero kailangan maging malinaw po sa atin, how do we make sure that our next time will be better, wiser, and stronger than our last time? Kasi ayaw po natin na bumalik-balik lang po sa nagdaan at ituloy lang po yung nagdaan. Gusto natin mabago po ito at nababago po ito kapag binago po natin yung ating direction. Last week, pinag-aralan din natin yung process of humiliation na inilalagay po tayo ng Diyos, the road or path to humility wherein we need time, we need to wait, we need to trust the Lord so we could listen more, we could hear the voice of the Lord, and most importantly, we could learn important lessons na hindi natin natututunan nung hindi ho tayo hinambol ng ating Panginoon dahil po sa mga sitwasyon na nangyari. Ngayong umaga na to, we're going to talk about a very important part in changing our direction. How do we change our direction? Paano natin mabago ito? Kahapon po, meron akong kinasal. At na-realize ko itong batang ito ay dumaan po sa isang sitwasyon na matindi. At nung una po ay maraming laban sa kanilang relasyon. But fast forward po, ngayon na nagtatrabaho na po siya sa London, isang matagumpay na po, kasama po ang kanyang fiancé na napangasawa niya kahapon, I realize, wow, talagang pag binago mo yung direction mo, at higit sa lahat, binago mo yung line of thinking mo, umalis ka sa isang grupo or environment na hindi tutulong sa'yo para magtagumpay. You really can change your destination. At hindi lang po talaga nagbago yung destination. Talagang pinagpala po ang kapatid po natin ito. Ngayong umaga na to, we're going to talk about a very important factor in changing our direction so we could attain our desired destination. Ang pamagat po ng mensaheng ito ay the path to transformation. Ang daan sa pagbabago. Ang daan sa pagbabago. Pero meron pong subtitle. Hindi ko alam kung nailagay ni Pertia, no? The Path to Transformation, ang subtitle po, are you a conformer or are you a transformer? Ang daan sa pagbabago, ikaw ba'y mahilig lang makigaya? O ikaw ay kakaiba? Ikaw ay different, distinct, at kakaiba kesa sa iba? Yan po yung topic na pag-aaralan natin ngayong umaga na to. At ang talata po natin na pagpupukusan po ng ating pag-aaral is Romans chapter 12 verses 1 to 2. Romans chapter 12 verses 1 to 2. Bilang pasimula sa third installment ng message na ito, naniniwala po ba kayo sa statement na to? Ito po yung statement na to, no? Ang statement na to ay nagsasabi, Pert, yung ano ha, sinend ko sa iyo kagabi ha? Okay? Change your mind, change your direction. Pag binago mo ang iyong kaisipan, malaki pong tsansa, hindi man lahat, na magbabago ang iyong direksyon. Naniniwala po ba kayo doon? Na pag binago mo ang iyong kaisipan, binago mo yung paraan ng iyong pag-iisip, binago mo yung paraan ng iyong pagtingin sa isang sitwasyon, problema man yan, pagpapala man yan, promotion man yan o hindi, ano man po yung meron ka, nadala po ng nakaraan, pag binago mo, I think, hindi na natin mababago yung ibang mga nangyari na. Pero, kaya natin baguhin yung pagtingin natin sa isang sitwasyon. That if you change your direction, if you change your mind, we can change your direction. Because ang katotohanan yan, mga kapatid, ang battle po talaga, ang gyera, it really start and can end in our mind. Yung worry, yung fear, yung insecurity, yung mga wrong mentality, nagsisimula ho yan sa isip, magugulat ka, hindi mo lang basta-basta iniisip o pinapangarap o pinagbubuli-bulay noong una, ngayon nakikita mo, nilalakaran mo na. At pagka mali po yung iniisip mo, yan po ang magiging direksyon ng buhay mo. So I believe that if we could change our mind, I think we could change our direction. Now, sa tao po, meron tatlong bahagi sa kanyang buhay ang pinapagana niya pagdating sa matters of decision making. Yung head, yung heart, saka yung hand. Yung head, yung heart, saka yung hand. Yung head, yung heart, saka yung hand. But I think, mag-aagree ho kayo, na kapag ka hindi po pinahintulutan ng head, hindi po kikilos
at dadamhin ng puso at hindi po gagawin ng kamay. Dahil ang head talaga ang pinaka cockpit po o control area ng buhay ng isang tao. Meron po akong isang favorite quotation na na-realize ko at nabalikan ko growing up as a Christian, as a new Christian, sabi ko doon, watch your thoughts because they become words. Watch your words, they become your action. Watch your action, they become your habits. And watch your habits, they become your character. Watch your character, eventually, it will become your destination. Napansin niyo po mga kapatid, nagsimula lang po siya sa isip, iniisip, pananaw, pagtingin sa isang sitwasyon o isang problema o maaring pangarap sa buhay o patungkol sa sarili mo o patungkol sa ibang mga tao. Pero kuminsan po, yung isip o kaisipan, hindi ho natatapos ho dun eh. Nagiging statement po siya. Hanggang ginagawa mo na, hanggang nagiging nakagawian mo ng gawin, at hindi lamang po yun, ikaw na ho yun. At mauuwi ka po sa isang destination. Depende ho kung ano po yung inisip mo. You can change your life this year if you will change your mind. You can change your life this year if you could change your mind. Ang principle of the path says direction, not intention, will determine your destination. Direction, not intention, will determine your destination. Hindi ako makaipon. That's a mindset. Wala akong maibigay kasi wala ako. That's a mindset. At pag yan yung mindset mo, mauuwi ka tiyak sa iniisip mo palagi. Hindi ko kaya yan. Wala akong kakayahan na gawin yan. Ganito lang ako. Wala ako. I am nothing. That's a mindset. Ganun din po yung kayabangan. It's also a mindset. So pag inisip mo ng inisip at pinagbulay-bulayan, sa subconscious, makikita mo ito sa consciousness mo, nagkakatotoo na. At ito na pala yung kilos mo. Napansin niyo po? Kahit alam mo yung sagot, pag takot ka, hindi mo tinataas yung kamay mo sa klase. Bakit? Natanim na sa isip mo, baka mali ka. Amen? Baka, what if mali ako? Ang tanong, what if tama ka? Paano kung tama ka? So, hindi natin napapansin, na-develop na po yung timidity, yung shyness, hanggang later on po, naging intimidation at nagulat ka. Hindi mo nakuha yung hinahangad mo na trabaho or promotion. Change your life by changing your mind. Yan po yung sinasabi sa Proverbs 23 verse 7 eh. Wala ho yan dyan, pero ang sabi sa Proverbs 23:7, as a man thinks of himself, so is he. As a man thinks of himself, so is he. Proverbs 23 verse 7. Sa Tagalog, kung ano ang iniisip ng tao, siya yun. Yun ikaw. Kung ano madalas mong isipin, na huwag mong iisipin na walang nakakaalam sa isip mo. Ikaw mismo ang nakakaalam sa isip mo at pag hindi mo to binantayan, mauuwi ka sa isang hindi magandang kahinatnan. Meron pong joke, pero joke ho ito na medyo totoo. No? Meron pong isang tao, may kaya po siya, lumapit po siya sa isang psychologist. Pagdating po niya, psychiatrist pala, pagdating po niya doon, sabi niya, Doc, please help me. I have a big problem this year. Sabi niya, ano bang problema mo? I can't help thinking that I am a dog. Hindi ko po maiwasang isipin na ako po'y aso. Palagi ho akong tumatahol, palagi ho akong yumuyo ko, gumagapang. Sir, sabi niya, I can't help thinking that I'm a dog. Sabi ng psychiatrist, that's weird, sabi niya. Umupo ka nga, sabi niya, kailan pa ito nagsimula? Sabi niya, ever since I'm a puppy. Ibig sabihin, ito pong problema na to, itong mindset na to na siya'y aso, matagal na. Inalagaan niya nung siya'y tuta pa. Eh, tuta ho ba siya? Hindi, tao siya eh. Kaya lang po, biro lang po yun, at illustration lang po yun, analogy lang po yun, na kuminsan po ang isang mindset nagsisimula sa maliit na pag-iisip at pagtingin sa ating mga sarili. Naintindihan niyo po ba yun, mga kapatid? But you know what? Our mind is very powerful. It is the most amazing gift that come from the Lord. It can control us. And it can also bless us if used properly. Kung nagagamit po natin ito ng tama.
Pero pwede rin po ito maging destructive weapon ni Satan sabagat dito niya tayo madalas daigin, abusuhin at gamitin ng mali ang ating kaisipan. Ang katotohanan niyan mga kapatid, every day, many try to access your mind. The people, the problem, even the media, nagpo-promote sila ng mga stimuli. Ito, kailangan mo to, kailangan mo yung pagkain na to, masarap ito. Napansin nyo, bakit ang mga fast food, ang kulay po nila ay orange at pula? Because sabi po ng mga psychologists, ang kulay na orange at pula ay pampagutom. It feeds the appetite, it invites the appetite, no? Meron na ba kayo nakitang kainan na ang kulay ay itim? Parang wala pa siguro, no? Kape siguro, meron, di ba? Eh bakit itim, pastor, yung kape? Eh kasi itim nga yung kape, di ba? The mind is very powerful. Everyday people always ask you, ano bang iniisip mo? A penny for your thought? Narinig niyo na po ba yan? Ano, pwede ko bang mabili kung anong iniisip mo? Because they want to try and to access your mind. Now, sa year na to, ang good news po, God is more interested in changing your mind than changing your situation. God is interested in changing your mind than changing your situation. Huwag kang mag-pray kay Lord na baguhin ang sitwasyon mo kasi ganito yon. Kahit baguhin niya yung sitwasyon mo, pag hindi ka nagbago sa paraan ng pag-iisip, uulit at babalik-balik lang ang iyong sitwasyon. Nakakita na ba kayo ng tao na tinulungan mo, say for example, hindi ka man mayaman, di man tayo mayaman, tinulungan mo sa pera, may problema sa pinansyal, pero nagulat ka nung tinulungan mo, humihingi na naman uli ng tulong. Nung tinulungan mo, humihingi naman ng tulong. Wala na pong katapusan sa pagtulong. Bakit? Tinutulungan mo siyang ayusin ang kanyang sitwasyon, pero hindi mo binago at tinulungan na baguhin ang kanyang perception. Narinig na po ba yung kasabihan ng tao na bigyan mo siya ng isda, pero mas maiging bigyan mo siya ng pamingwit para matuto siyang mangisda. Parang ganun po ang mentality nun. Parang ganun. Hindi ko sinasabing ganun ngayon, pero parang ganun. No changes or transformation happens or begins unless you change your mind. No changes, no transformation happens or begins unless you change your mind. Yung pinagpipray nating bahay, pinagpipray nating kotse, hindi po mangyayari yan ng instant. Nagsisimula yan madalas sa pagbabago ng isip. Tatargetin ko yan. Goal ko yan eh. Yung business na yan na bubuksan ko, tatargetin ko yan. At alam nyo, naniniwala ba kayo? Nagbubukas ka pa nga lang ng business sa isip, ang dami ng kontra. Ang dami ng ang dami ng mga obstacle. At alam nyo, ang mga obstacle madalas, hindi naman galing sa labas. Madalas, ang gyera ay internally, hindi externally. Internally, hindi externally. Kaya nga po, kailangan nating nang tinatawag ko pong paradigm shift. Everybody say paradigm shift. Ano po iksabihin ng paradigm shift? A change of mindset, a change of direction. In other words, you must see things differently today. Kailangan tingnan mo na ang sitwasyon ngayon ng kakaiba. Hindi po yung padalas na lang, no? Inahapi ka, kawawa ako, ganito ako. Kailangan tingnan mo siya ng kakaiba na pagtingin at magugulat ka, mababago ang iyong buhay. Now, people always talks about physical health, emotional health, but nobody talks about mental health. Are you healthy mentally? Healthy ka bang mag-isip? Pagdating sa mga pangarap, pagdating sa mga goal setting, masasabi mo ba yung sarili mo that you are healthy mentally? Just to show you na kailangan ka maging good mind manager. Sulat niyo po yan, good mind manager. Kung minsan po, magaling tayong manager sa ating mga kaperahan, sa ating po mga gamit, kahit nga po sa laro ng cellphone natin, ang dami nating mga stars, ang dami nating followers, ang dami nating mga likes. Pero ang tanong, kumusta po yung pagmamanage mo ng yung mind? Kumusta po? Alam niyo po ba, yung procrastination, it's a problem of the mind. Hindi ko muna gagawin. Bakit? Alam ko bukas, kaya ko pa yan. It's a mindset. Tatlong bagay po kung bakit kailangan natin maging good manager. Number one, because sa mga nag-aaral ng eroplano, the mind is the cockpit of life. In other words, it is the control area of our mind. Nasa cockpit po. Ang cockpit po ng ating buhay ay nasa ulo po natin mismo. Pangalawa, why we should be a good mind manager? Because the mind is the battleground for sin. The mind is the battleground for sin. Ano pong ibig kong sabihin?
Hindi ko alam kung mag-agree kayo dito, no? Kailan nagsisimula ang tukso? Pag nakita mo o naisip mo? Kailan nagsisimula ang tukso? Pag nakita mo o naisip mo? Pag nakita mo o naisip mo? Naisip mo. Kasi pwede mong makita, may mata ka eh. Halimbawa po, may dumaan pong magandang babae, lalaki ka. Kasalanan mo bang nakita siya? Hindi, kasi nakita mo siya eh. Pero yung pagbulay-bulayan mong tingnan uli at balikan ng tingin, yung nakita mo, nagsimula iyan kasi inisip mo. Tama po? In other words, listen very carefully now. Ang sin, bago maging sin, temptation muna. Therefore, ang temptation ang dapat nating talunin. Kailan mo tatalunin yung temptation? Sa isip. Because temptation begins in our mind and it can also end in our mind. Halimbawa po, naisip mo, hindi ako mag-church. Iniisip mo yon, di ba? Pero bago ho ito maging kasalanan, tukso pa lang po ito eh. Alam nyo, hindi naman po kasalanan matukso. Ang kasalanan po, yung mahulog ka sa tukso. Yun po yung kasalanan eh. Kasi tao lang po tayo. Si Jesus ba tinukso? Tinukso ba si Jesus? Pero nagpatukso po ba siya? Hindi. Yan yung dapat nating gawin. Tama po? Napansin niyo po yung time na, yung mga nagtatrabaho dito, parang ayaw kong pumasok. Tukso yan. Di ba? Tukso yan. Ikaw ba ay nag-isip na hindi ka papasok kasi nakita mo makulimlim yung langit? Pwede. Pero hindi, ang dami mong mga inisip pa eh. Pwede akong manood ng TV ngayon, hihiga lang ako sa bed ng matagal, doon na naglalaro yung temptation because it is the battleground for sin. Amen? At ang pangatlo po, why we should become a mind manager because our mind is the missing piece. Ang sekreto at ang nawawalang kapayapaan sa buhay mo ay nasa isip mo. Nasa isip mo talaga. So, meron po akong tanong sa iyo na tatanungin po natin ngayong umaga na to at pipilitin nating sagutin sa biyaya ng Panginoon, sa kapangyarihan ng kanyang salita, hindi sa pamagitan ng mga ideologies, theories, or prinsipyo na galing sa tao, kundi galing sa salita ng Diyos. It is the question that we ask after a bad decision, after a wrong transaction, after an unhealthy relationship that we enter, and after a destructive action. Alam niyo kung ano yung tanong na to? Na sana po pag sinagot natin to, naiwasan po natin magkamali at mahulog sa kasalanan o di kaya sa mga hindi magandang kahinatnan. And the question is very famous. Ito po yun. Ready, go. What was I thinking? Ano ba yung iniisip ko? Ba't ko pa ginawa yun? Hindi ba't madalas mong tanungin yan? What were you thinking? What was I thinking? Sa Tagalog, bakit ko ba nagawa yun? Ano bang iniisip ko? Oo nga, no, di ba? Kung minsan po, sa pag-iisa mo, pinapalo-palo mo ulo mo, pinapalo-palo mo yung upuan mo, walang nakakita. And you were asking this question probably, maybe not verbally, what was I thinking? What was I thinking? Nakita ko lang siya, na-inlove na naman ako. What was I thinking? Nakita ko lang na sale, napagastos na naman ako. What was I thinking? What was I thinking? Bakit kumakain na naman ako? Sabi ko, magda-diet na ako eh. What was I thinking? Sabi ko kay Lord, tama na, last na po yung kasalanan na yon. What was I thinking? Inuulit-ulit ko na naman po ito. Ito pong tanong na ito ay napakahalagang tanong na dapat palagi natin pagbulay-bulayan sa ating mga buhay. And in fact, it's not enough that we ask this question. We should pause and stop to answer honestly this question. Because we can never experience transformation, a change of destination, unless we are honest and humble enough to answer, what were you thinking? Bakit ko ito iniisip, nang iniisip? Bakit? Kasi nagsimula siya sa isip. Nagsimula siya sa isip, kakaisip, ginawa ko ito. So ibig sabihin mga kapatid, ang punot dulo, what was I thinking? Bakit ko nga ba inisip yon? Hindi mo naman sinabi, ba't ko nagawa yon? Bakit ko nga ba naisip yon? Bakit ko nga, and even though we say, bakit ko nagawa yon? We were actually referring to, ba't ko naisip yon? Bakit ko naisip yon? And you know what? Why we should ask this question and answer this question honestly and humbly? Because you owe yourself an honest evaluation and explanation. Ang taong hindi marunong sumagot sa tanong na to para sa kanyang sarili, may utang ka palagi sa sarili mo. At sino po napapahamak? Yung sarili mo. Amen? Yung sarili natin ang napapahamak. Bakit? You were never honest in answering this question, what
were you thinking? What were you thinking? So, meron akong challenge sa inyo, mga kapatid. Don't lie to yourself. Huwag kang magsinungaling sa sarili mo. Be honest. Answer this question honestly. Because when I say don't lie to yourself, tama ba? Alam mo na kung saan mauuwi. But you're lying to yourself. You're pretending, hindi. Kaya ko to. Hindi, mauuwi to sa maganda. Even though alam mo kung anong kapasidad niya, anong kapasidad ng bagay na ito, anong kapasidad ng desisyong dinesisyonan mo, at higit sa lahat, alam mo kung anong kapasidad mo. What was I thinking? Now, in order for us to ensure that our next time and next round would be better than the last round or last time, we need to answer this question very honest. Take away truth. If you think the way you used to think, you will always do the things you used to do. Ito pong ibig kong sabihin ng what was I thinking. If you think the way you used to think, you will do the things that you used to do. Mga kapatid, I'm helping you out. We are helping each other na maging honest sa sarili natin. Kasi most of the times po, ang gusto natin mensahe yung self-help, blessedness, prosperity. Pero kapatid, ang prosperity nasa iyo na. Nasa isip mo na. Pag hindi mo ito nadig, hindi mo ito nahukay, mawawala yung pagpapala ng Diyos para sa iyo. Sabi ko nga sa inyo, the most amazing gift that comes from the Lord is our mind. Nung nilikha niya si Adan at si Eva, hindi niya binigyan ng furniture at ng bahay. Ang sabi lang niya, manage this garden. Nakita ni Adan, puno. Sabi ni Eva siguro, ay puno. Pero sabi ni Adan, hindi, nakakita ko ng upuan, mesa at tahanan. Mind. Idea. So if you think the way you used to think, you will do the things you used to do. Gusto mo ba yon? Gusto mo ba yon na inuulit-ulit mo lang yung dati mong ginagawa last year? And by the way, kaya mo inuulit-ulit ang isang bagay na ginagawa mo last year kasi it's a line of thinking. And you know what? A line of thinking is actually a path or direction. It is a path or direction that can lead you to a certain destination. Have you ever helped someone na baliko yung pag-iisip? I'm not saying na mali siya, pero nasubukan mo na bang magpayo sa isang taong mahirap payuhan? Good luck. O di kaya, God bless. Mahihirapan kang payuhan kasi it's a line of thinking. Nakakita ka na ba ng tao na siya na lang yung huling taong hindi nakakita na mali siya? Because it's a line of thinking. It's a wrong mindset. And why do we react na mali siya? Kasi alam natin, nakita natin to sa buhay ng iba, and ang pinakamaganda, nakita natin to na nangyari sa atin at hindi nauwi sa maganda kahinatnan. So, we give advice to that person. Kung makikinig po siya, good luck. Ano-ano po yung mga maling kaisipan? Poverty mentality. Sabi ko sa inyo. Wala ako, Pastor. It's a mentality. You know what? I used to think like that. I used to think that way. Wala ako. I am a recipient, not a giver. Naku po, mga kapatid, mauuwi ka sa ganyan. Magigulat ka kahit meron ka na tingin mo palagi, wala ka. Right? Amen? Pity party, palagi kang kawawa. Pride, kayabangan. I am something. Procrastination, I can do something tomorrow. Eh, paano kung wala ng tomorrow? That's a mindset. Isang bagay po na talagang sinuko ko kay Lord, tong procrastination. Iniisip ko, feeling ko, I am entitled for tomorrow na gagawin ni Lord. Pero sabi ng Panginoon, gawin mo kung anong binigay ko sa iyo ngayon kasi hindi mo alam, baka wala ng araw ng bukas. Purchases. Marami tayong mga binibili at iniisip natin, I've worked hard for it, therefore I deserve it. Ba't ako magbibigay? Ba't ako mag-share? Ba't ako tutulong sa magulang ko? Ba't ako magbibigay sa mga anak ko? Ako lang dapat. Ako lang. Pinag-ipunan ko to sa isang gadget o bagay na gustong-gusto ko. It's a wrong mindset. Personalization. Alam niyo ba yung personalization? One of the most dangerous mindset po na sa kaisipan ng tao. You always blame yourself on everything and almost everything. Ako yun. Sorry po. Hindi naman ikaw ang pinag-uusapan. Ikaw ang nagsosorry. Sorry po. Ako po yun. Personalization. But the most important is pleasure. Life is short, so drink and be merry, for tomorrow we will die. It's a wrong mindset. Few. Konti lang yan. Marami pa po dapat, pero binawasan na po natin, mga kapatid. So we need to change our mind. We need to change our life and our direction.
Naniniwala po ba kayo, kailangan magbago ang ating kaisipan? These are just the few wrong mindset. Marami pa po, and probably, marami pang piho dyan na maaaring ginagawa at iniisip natin na pwede pa natin idagdag dyan. Now, ang good news po dyan, si Apostle Paul, ay hindi po bago sa ganitong klaseng tension o hamon o sitwasyon. Apostle Paul had been in a situation wherein he needs to start over and make sure that his next time would be better than the last time. Nalagay din po si Apostle Paul mula po sa pagiging persecutor, mula po sa isang tinitingalang super great apostle, a man of God. Paano ho niya nagawa yung transition na yun mula sa mamamatay tao, not so good image, kinakatakutan ng mga Kristiyano, pero nakatransition po siya sa kanyang next round bilang lingkod ng Panginoon. Ano pong ginawa niya? I-share ko sa inyo yung sekreto ng Apostle Paul, and I think magugulat kayo kasi alam niyo na po yung sekreto na to. Romans 12 verses 1 to 2, sabi dito, therefore, I urge you brothers and sisters in view of God's mercy. Sinasabi ng Apostle Paul, dahil sa habag, biyaya, pagmamahal ng ating Panginoon, the best response to God's goodness, love, mercy, and grace in our life is to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Pag hindi mo naintindihan to, you will keep on living the same life last year. Mabubuhay ka palagi sa pagiging makasarili, procrastination, pride, pleasure. Iisipin mo, I deserve this. Ako lang. Pero sabi ng Apostle Paul, no, it's not about you. It's all about what God did in your life. Kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sabi niya, I urge you, pinapakiusapan ko na kayo. At bakit po namimilit si Apostle Pablo? Kasi nakita niya, maganda ang kinahinatnan pag ginawa mo to. Offer your bodies as a living sacrifice to God. Holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. Kinakausap niya dito, hindi mga unbeliever, mga Kristiyano. At alam niyo mga kapatid, sorry to say this, no? Pinakamahirap baguhin ang mindset, mga Kristiyano, hindi po mga unbeliever. Why? Kasi may alam ka na, pero yung alam mo, pinanatili mo doon at pinatungan mo ng excuses at mali. Lalo na po pag matagal ka ng Kristiyan, pinakamahirap baguhin ang mindset ang matagal na Kristiyano. Pag-isipan mo yan mga kapatid. But Apostle Paul, if we are to ask, no, paano ko namin magagawa ito? Nagbigay ho siya ng isang sikreto na nag-transition sa kanya from his last round to his next better round. Sabi niya sa verse 2, this is very huge, very powerful, very awesome. Sabi niya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Sabay-sabay natin magbasa sa dulo. His good, pleasing, and perfect will. Bakit tayo madalas mapahamak? Kasi hindi natin binabago yung pag-iisip natin. Bakit hindi natin natatanggap yung pinaka-the best? Kasi hindi mo nakukuha yung will, perfect will ng ating Panginoon. Ang kalooban ng Diyos para sa atin. Maganda sa Tagalog eh. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong, sabayan niyo po ako mga kapatid, makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong... Sandali mga kapatid, ano daw pong sekreto ng pagbabago, ng pagiging iba? Pagbabago ng isip. Change your mind, we can change our direction or destination. So, mga kapatid, I think our lives would be better if we stop being conformer. Mas magiging maigi, mas magiging mapayapa, less stress, less struggle ang buhay po natin kung hindi tayo palaging gaya-gaya sa ginagawa ng iba. Uso ito, bibilhin ko. Uso ito, magpapagupit ako. Mananamit ako ng ganyan. Alam niyo, sabi ko ngayon, kinakabahan ako dito sa ano natin, generation eh. Una, yung mga short lang na may iksi. Sunod, yung pusod ng pinapalabas. Baka sa susunod, wala nang damit. Kasi may ibang mga bansa, nagsha-shopping po yung mga tao, nagpaka-bra at panty lang. Baka ganun na po sa susunod. Nakakatakot po. Hindi na natin alam kung ano po yung mali. Kasi yung mali, ginagawang tama na. Delikado po mga kapatid. Sabi po ni Apostle Pablo, do not conform to the pattern of this world. May pattern. May pattern po ang mundo na to. Yung ibig sabihin po ni Apostle Paul, do not think like everybody else. Because if you think like everybody else, you will look like everybody else.
You will live your life just like everybody else. You will spend your life just like everybody else. You will enter into a relationship just like everybody else. Ano po bang ginagawa nila? Kagaya lang din po ng dati. Right? Kagaya lang ng pagiging makasarili. Kailangan maraming likes. Kailangan magustuhan ng ibang tao. Hindi mo sinasabi gusto mo na maraming tao na like sa'yo. Pero yun yung pinapakita mo. Ito po yung sinasabi ng Apostle Paul. Kasi nasa peak po sila ng isang super city na Roma. Wherein ang sexual orgy ay very common. Ang palitan ng asawa, very common. Ang homosexuality, very common. Sinasabi po ng Apostle Paul, ngayong nandito kayo, tinalaga kayo ng Diyos dyan, hindi aksidente. Nandito kayo sa Roma. But hey, huwag niyong gagawin yan because in view of God's mercies, tinubos niya kayo, minahal niya kayo. Offer your bodies as a living sacrifice, not your soul, not your spirit, but your bodies. At paano niyo gagawin ito? Magbago kayo ng pag-iisip. Huwag niyong gayahin ang ginagawa ng ibang mga tao. At sino kung makakapagsabi sa akin dito, ginagawa ko natin ito. Mga Kristiyano, kung ano pa kayong hindi dapat gawin, ginagawa natin. Thinking na, Christian naman ako, dadalo lang ako ng linggo, hugas sa kasalanan, malinis na ako. Basta pag nakarinig ko ng Word of God, gagawin ko pa rin yung gusto ko. If you think like what everybody else are thinking, you will become like them. So what's the difference? Wala kang kaibahan. Wala kang kaibahan. Alam niyo po ba ibig sabihin ng conform to the world? If you conform to the world, you will go into the flow of the culture, pattern, or sets of behavior or lifestyle of the world that will set you to a destination. Saan ba nauuwi yung inom-inom? Minsan po may kinausap ako eh. Simula ang kanyang bisyo ay sugal. Saan ka ba mauuwi dyan? Pastor, kontrolado ko yung sarili ko, mauuwi ako. Sa sugal lang po yan. Alam niyo po, listen very carefully. Ang isang bisyo, nag-aanyaya ng maraming bisyo. Ganun din po yun. Ang isang maling gawain, nag-aanyaya ng maraming gawain. So dahil nasa sugalan siya, nakakita siya ng babae, eh, may asawa siya. Nahulog siya ngayon sa babae na to. Nasira pamilya niya. It's a set of behavior. Nung una po, kaya ho siya nagsusugal just to blend in sa kanyang mga katropa, kaibigan, para naman masabi daw po na, okay po ako, pastor, ganito po ako, ganyan ako. Do not blend in to the pattern of this world. It's okay to have an unbeliever friends. Okay lang po yun, but do not blend in. In fact, huwag masyadong magtagal sa tambayan nila. Kasi later on po, magugulat ka, makikita mo yung sarili mo. Ginagawa mo na uli yung ginagawa nila. In other words, mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, huwag kang maging kagaya nito. Ano po ba ito? Nakikita niyo po ba ito? A gingerbread, ano tawag dito? Mold. Hulmaan. Alam niyo po ba mga tao, pare-pareho lang silang mag-isip. Iba-iba lang po ng level. They all get stamped into the same pattern. Binabago lang po yung mata, pati yung paraan ng pag-ngiti, pero pare-pareho lang po yung hulma nila. Sinasabi po ni Apostle Paul, huwag kang maging kagaya nito. Huwag kang maging kagaya ng isang gingerbread man. Don't be like this guy. Na pare-pareho lang po yung pag-iisip, pare-pareho yung buhay, pare-pareho po yung kinahinatnan at kinauuwian. Do not be conformed, sabi ng Apostle Paul, but be transformed by the renewing of your mind. Amen? Yung po yung prinsipyo eh. The principle of transformation is, do not be conformed, but be transformed. Sabihin nyo nga po yan, mga kapatid na malakas. Do not be conformed, but be transformed. Because to conform, in other words, ang manggaya, at gawin lang din yung paraan ng iba at pag-iisip ng iba, there's no effort needed. Zero. No intentionality. Gigising ka lang. Gagawin mo lang uli yung kagaya ng ginagawa ng iba. Bakit? It was already set in your mindset and in your behavior. Tama ba? Naintindihan niyo po ba ako? Pag-gising mo, yung katamaran, yung kahinaan, yung kasinungalingan, normal na yan eh. But if you will become a transformer, there's an effort needed. Kukontrolin mo yung isip mo, babaguhin mo yung gawin mo, papaalalahanan mo yung sarili mo, at sasabihin mo sa sarili mo, hindi ako magsisinungaling, hindi ako magiging kagaya nito. I will never be stamped out like everybody else. Ayokong maging kagaya lang ganito mag-isip.
sa opisina, normal ang pandaraya, pare-pareho lang sila, pare-pareho lang sila, pare-pareho lang sila, pero magiging iba ako, magiging iba ako. Hindi ako uli mauuwi sa maling relasyon. Ang mga lalaki, pare-pareho lang, ganito, ganito, iba-iba lang po yung ngiti, dimples at mata. Ganon din po yung mga babae. But to transform, we need to decide and give some effort and make a firm decision not to be just like everybody else. Not to be just like everybody else. Sinasabi po ni Apostle Paul, do not be like this. Sinasabi po ni Apostle Paul, be like this. Kilala niyo to? Transformer. Bumblebee. At alam mo, pag parang kemang, no? Okay, ganun yata talaga. O, baliktad. Okay. Pero alam nyo, ang pinakamatindi, pag nagsimula ka sa maliit na pagbabago sa isip, pag nagsimula ka sa maliit na pag-iwas sa mali, paglihis sa mali, magiging kagaya ka nito. You will not just transform yourself. You can transform people. You can transform your family. And eventually, you can transform the nation. Mababago mo ang bansa kasi nagbago ka. Paano mo babaguhin yung pamilya mo? Hindi ka nagbabago. Amen? Paano ka mauuwi sa pangarap mo? Gingerbread man ka eh. Woman ka eh. Kagaya ka lang din ng dati. I'm not judging you. Pero sinasabi ko, ikaw yan. Mauuwi ka sa kagaya lang din ng iba ng pag-iisip. Pag hindi mo binago yung gawi mo ngayong panahon na to. Now, maybe you're thinking, Pastor, hindi ako masama kagaya ng iba. Hindi mo kailangan maging masama para maging masama yung kauwian mo. Kasi kahit hindi masama ang iniisip mo, pero hindi tama, mauuwi ka sa mali. Mauuwi ka sa mali. For example, yung mindset na thinking na, I deserve this. So gagawin ko yung gusto ko, Pastor. Nagbibigay ko sa church, pero gagawin ko rin ito. Nagbibigay ka sa church, pero yung 80% kung paano mo ginagasta, it's not of my business na. Pero kung paano mo ginagasta yan, it tells a lot where you are heading into a desired destination. Naintindihan niyo po ba ako? Kasi I don't care. But God cares. God cares. Be just like this guy. Palakpakan po natin si Lord. Maging kagaya ka nito. Hindi ko lang po siya mapatayo, pero si Jethro po may kakayha magpatayo niyan. Siya lamang po may kakayha magpatayo niyan. Be an Autobot. Be a Transformer. Be different. Be distinct than everybody else. Sabi mo nga sa katabi mo, be a Transformer. Be a Transformer. Because only a changed person can affect change to other person. Hindi ka makakapagbigay ng pagbabago o epekto sa iba pag hindi ka mismo nagbago. Nakakita ka na ho ba ng isang tao mula sa ganitong sitwasyon niya, nung nakita mo siya, grabe, iba yung aura niya. Iba yung kanyang atmosphere, iba yung dating niya, iba yung vibes niya. Nakakita na kayo ng ganitong Kristiyano, hindi pa siya nagsasalita, you want to be like him. Not this guy, but you want to be like him. Paano mo ginawa yan? Hindi ka nagtatanong, nahihiya ka, pero at the back of your mind, iniisip mo, how did you do it? How did you do it? Paano mo nalagpasan yan? Paano ka nagkaroon ng ganyan? Paano ka nagkaroon ng ganyan? Paano ka nauwi sa ganyan? Hindi mo tinatanong, nahihiya ka, pero sinasabi mo sa sarili mo, God, this year, I want to be just like that man. Only a changed person can affect change to other person. Nothing changes if nothing changes. Now, let me give you this principle now. What does it mean to transform? What does it mean to renew? Everybody say, renew the mind. Everybody say, renew the mind. Go. Renew the mind. You know what anong sabihin ng renew the mind? To renew the mind means to restore. Everybody say, restore. Restore. Part, ibibitin natin yung bibigay natin sagot mamaya, ha? Pag sinabing restore, back to original. Back to original. Meron akong tanong sa inyo. Have you ever restored a paint from a bicycle, motorcycle, or car? Nasubukan niyo na po bang magpintura o ibalik yung dating pintura ng isang bisikleta, kotse, o motor? Marami na po tayong ginawang ganyan, di ba? Nagiging instant painter po tayo. Ginagawa natin na kung ano, spray, basta spray lang ng spray. At pag hindi po magandang kinalalagyan, ang ginagawa natin, tinatago natin. Bakit nagkamali, hindi naging maganda yung kinalalabasan. But you know what? Let me give you a tip. In order to renew, you have to grind off all the old before you put off all the new.
Hindi nyo po ba alam yon? I think alam nyo yun eh. Bago ka magpintura ng bisikleta, kaskasin mo muna yung lumang pintura na bakbak-bakbak at konti na lang natitira. Hindi mo pwedeng pagpatungan yan ng panibagong pintura. Kakaskasin mo, mga kapatid, take off the old. Take off the old. In order to renew, you have to grind off all the old before you put off all the new. It's a process. Hindi po masaya. Hindi po madali. Nakakapagod. At pag tinayin mo yung isang bisikletang kinaskasan na wala ng pintura, ang pangit niya, walang promise po na ipinapangako sa iyo ng kagandahan. Sa bahay po, if we repaint houses, cars especially, alin po mas matagal? Magpintura, magmasilya. Pareho po. Mas mahirap po yung magmasilya kasi bawat dulo kakaskasin mo yung mga scratches, yung mga kaumbok po na hindi dapat, tatanggalin mo yan, mga kapatid. Pero mas madali, alam nyo, patungan na lang ng pintura. At madalas yun yung ginagawa natin. But you know what? Ano pong nangyayari when you don't put off the old at pinapatungan lang po natin uli ng bago? Ganito po nangyayari. The new will peel off. Take off the old or the new will just peel off. Nasubukan nyo na po ba yun? Nagpintura ka ng kotse, nagpintura ka ng motorsiklo, nagpintura ka ng isang bisikleta o bakal, sabihin na lang natin project natin. Pininturahan mo kahit gano'ng kaganda yung masterpiece ng pagkakapintura mo. Pagdating po ng ilang araw, ano nangyari? Natuklap. Kasi hindi siya dumikit sa mismong katawan ng bakal na pinipinturahan mo. Bakit? May nakapatong pa ho na luma. Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? May nakapatong pa po na luma. Pwede mong patungan para naman po madali at mabilis. Pero mga kapatid, matutuklap lang din po ito kalaunan. Now listen very carefully sa principle na to. Some people will tell us, why spend too much time, too much energy and effort and even resources or even your life trying to put off the old habit, the old mindset, the old attitude and the old lifestyle when you could just go ahead and put on something new? Ba't ka pa mag-aaksaya ng oras, panahon at buhay mo na kalasin ang maling kaisipan, maling buhay, maling gawe, maling direksyon? Kung pwede mo na lang dagdagan ng bago, parang ganito, no? Luma ginagawa mo ngayon, dagdagan mo lang ng bago, yung luma, nandyan lang yan, damihan mo ng bago. Pwede ba yun, Pastor? Will it work? Mga kapatid, no. Because the new will just peel off. Because there's an old existing in your life. Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? This is why. Every new year, we make promises, resolution, commitments to God, to other people, and even to yourself, that your next time will be better, stronger, and wiser than our last time. But it just peels off. The commitment to pray, the commitment to serve the Lord, the commitment to not do it again, it just peels off. Nawawala lang din siya. Magaling lang tayo sa unang linggo, pangalawang linggo, tatlong linggo. Yung diet, unang linggo, pangalawang linggo, dalawang linggo. Pero dahil hindi mo tinanggal yung lumang nakagawian at lumang kaisipan, nakakalas at natatanggal lang din po kalaunan yung bagong nilalagay mong commitment galing sa ating Panginoon. Yun pong ibig sabihin ng Apostle Paul sa verse na to. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind so that you may be able to discern, test, and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. His good and pleasing, perfect will. Every year, we make promises to God. Lord, I'm gonna do this. I'm not going to do this anymore. Pag di mo tinanggal yon dati, kahit anong dagdag mo na bago, mawawala lang din. Kasi hindi pwedeng magsama yung bago sa kadati. In matters of spirituality, when it comes to change, kailangan may mawala para may lumabas na bago. Right? Kailangan meron po mawala. Anong tanong po doon? Ano yung dapat mawala sa'yo? Na ayaw mong pakawalan? Ano yung dapat mawala na yan? Na hindi mo dapat inaalagaan? How do we renew our mind? We renew through time. Because renewal takes time. Renewal
It's a process. Therefore, di ba naalala niyo po, sabi ko sa inyo last Sunday, time is your friend. Huwag kang magmamadaling magbago. Give yourself some time, no? Dati po, stricto po ako sa pagbabago, pero ngayon, na-realize ko, ang buhay ng isang tao, people are people, they keep on doing, repeating the same things. Pero mga kapatid, learn from your failures. Sabi mo nga sa katabi mo yan, learn from your failures. Learn from your mistakes. Sabihin mo yan, sige, learn from your mistakes. Pero may pakiusap ako sa inyo, learn fast. Learn fast. Wala tayong saktong oras na maghaantay na matagal. Bilisan mong magbago. Bilisan mong matuto. In other words po, kung kailangan po isang taon ng pagbabago, pag-iisip para mabago yung isip, bilisan mo. Bakit? Kasi pag hindi mo binilisan magbago, hindi po matatanggal yung lumang kaisipan na nagpapahamak sa'yo. But anyway, you need time. You need a week, a year off. Hit the pause button. Plan, decide, and patiently peel off some old stuff in your life. Be patient. Be patient. Ang tanong, Pastor, why does renewing needs time? Bakit ang pagbabago ng isip kailangan po hindi overnight, kundi overwork? Why does it needs time? Ito po yung sagot, mga kapatid. Because you need to become the right person first to yourself before you can be the right person to others or to things or to a dream or to a situation, whatever it is. Fill in the blank na lang, mga kapatid. You need time to renew, to be changed by the Lord. Kailangan mo ng mentor. Kailangan mo lalapit sa isang cell leader, kay pastor. Kay pastora, magpa-counsel ka. Bakit? Because you need to become the right person first to yourself before you can be the right person to others. Akala ng iba, magbabago sila pag na-meet nila yung right person. Mali po. Hindi ka magugustuhan ng right person na yon kung nasa maling person ka. Amen? At aminin mo, hindi mo magugustuhan din yung sarili mo if you are a wrong person to yourself. Hindi. Hindi mo magugustuhan yung sarili mo pag mali ka talaga. So take the waiting challenge. Everybody say waiting challenge. The path of humility challenge. It's a path of shame but soon it will be a path of fame. Nakakahiya, naghahantay ka, nawala ka sa picture, scenario, pero okay lang yan, nagpapalakas ka. Nagpapalakas po tayo. Kaya sabi po dito, so that you will be able to test and approve what God's will is. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Then you will know what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. May tanong pa ako sa inyo, mga kapatid. Are you still listening? Nakikinig pa rin po ba tayo? Do you want to know God's will? Gusto mo bang malaman ang kalooban ng Diyos? Peel off. Renew. Take the humility challenge. Pero ang pinakamagandang tanong po dito, hindi yung do you want to know what God's will is, kundi do you want to experience what God's will is? Gusto mo bang hindi lang malaman, kundi maranasan kung gaano kaganda at kung saan ka dadalhin sa isang magandang kalagayan sa kalooban ng ating Diyos? Mga kapatid, regret and resolve are not enough. So balikan natin yung takeaway truth natin kanina. If you think the way you used to think, you will do the things you used to do. If you think the way you used to think, you will always do the things you do. Amen. Ulitin natin yan. If you think the way you used to think, you will do the things you used to do. Uulit-ulitin natin yan, mga kapatid. Pag ganito lang ako palagi mag-iisip, walang magbabago, mauulit-ulit lang. So grow up. Be mature. Meron pong pitong assumption na gusto kong iwasan nyo sa taong ito. Pitong assumption. And maybe, habang binabanggit ko itong pitong assumption na ito, sasabihin mo, Pastor, maling-mali yan. Sino naman ang gagawa niyan? Ikaw. Ginagawa mo yan. Ginagawa ko to. Sinasabi natin, mali yan sa buhay ng ibang tao, pero ginagawa natin. Right? 7 assumptions or thinking that can destroy our future. Sino po dito ayaw mong ma-destroy yung future mo? Say amen, mga kapatid. Number 1, unang tanong, if I can only just find the right person, everything will be alright. Mali po. That's a wrong mentality. Don't wait for the right person. Alam niyo, dapat natin gawin? Yung katumbas niyan, yung dapat natin gawin. Be the right person. Be the right person. If you become the right person, things will go right. Naniniwala pa ako dyan. Tama? If you will become the right person, things will go right. Maayos po ang mga bagay-bagay sa buhay. Mga bagay-bagay sa buhay. Number 2, bibilisan ko, sorry ha. Sundan nyo na lang po sa recording.
Pero sabi nila, hindi nila alam. Alin ba mas maganda, ang unang message o yung pangalawang message, pagdugtungin nyo na lang. My situation is unique. Alam mo, Pastor, kaya umiiwas ako sa iyo, umiiwas ako sa payo, kasi iba yung sitwasyon ko, Pastor, hindi mo maintindihan. Some people, they use this word dodging. Dodging the advice of other people. Iniiwasan nila yung text, yung pangaral na kanilang mga cell leader, magulang, o di kaya, Pastor. Because they always think, your situation, my situation is unique. Kakaiba, hindi nyo maintindihan. Mga kapatid, sinabi na natin yan dati, di ba? You are unique, but your situation is not unique. It's just like everybody else. They are just like this man. The gingerbread man. Tama? Okay? Number three. If it's not right, but it makes me happy, after all, God wants me to be happy. Sino nagsabi niyan? Ikaw. Sa kagustuhan mo maging masaya, pati si Lord, ininganyo mo sa iyong sariling maling desisyon at kaisipan. Kahit mali yan, basta masaya ako, gagawin ko. Bakit? Sabi ba naman ni Lord, di ba? Alam niyo, gumagawa tayo ng isang Diyos-Diyosan sa buhay natin. Na hindi po si Lord yun. You know what, mga kapatid? Ay, nag-shortcut ba ako? Ah, tama. If it's not right, things won't turn right. It's wrong. Pag mali yun, kailanman hindi magiging tama yun. Amen? Okay, itong pang-apat po, medyo mabigat, pero please bear with me, no? Please bear with me. Number four, if only I had, ano ba yung blanco mo na? Kung meron lang ako, then I will be satisfied. Kung meron lang po akong ganito, masisihan na po ako. Mga kapatid, appetites are fed on having more. And they are never satisfied. They are never satisfied. Meron akong illustration po dito. I hope wala pong ma-offend sa inyo. Kung ma-offend man po kayo, please approach me mamaya. No? Kung may tattoo ka, I think, ngayon medyo debatable, tama ba magpa-tattoo? Okay lang magpa-tattoo. May mga tattoo din po ako, binura ko nga lang po nung kabataan ko pa ho yun. Ngayon, passion na siya eh. Well, pag-pray mo, kausapin mo sa leader mo, kausapin mo si pastor. Pero meron lang po ko sasabihin sa'yo, I'm not saying na mali po ito, kung minsan po mas maganda ho ito sa ibang tao, hindi lang po sa akin. Imagine mo, may tattoo si pastor, dragon sa likod. No? Pero sa iba siguro, they look good. Pero please bear with me now. How many tattoo do you need when you get your first tattoo? Think about it. Those who get their first tattoo, they end up having many tattoo. Well, thank you Lord dun sa pinilit talaga at pinigilan na hindi na dumami yung tattoo. But I'm just saying, we're just using tattoo as an illustration. Oh. Baka mamaya sa susunod eh. Nakita na kayo ng isang babae, pati mata, pati mukha. Grabe, sabi ko, paano mo mabubura na yan? Hanggang body piercing lang po. But, maganda po ang tattoo sa iba, hindi lang po sa akin talaga. Please, sorry. Number five, I owe is better than I want. I owe is better than I want. Doon nga po pala sa pang-apat, no, isang maganda illustration doon. Ilang cellphone pa kailangan mo? Sabi mo, pag nabili mo na yan, okay na. Appetites are fed on having more. And they are never satisfied. I owe is better than I want. In other words, ganito yun, mga kapatid. Ibig sabihin yan ay, yung mangarap lang na gustuhin mo, hindi masaya yan. Mas magandang mangutang para yung gusto mo mapasayo. I tell you, it will destroy your financial budget this year. If you keep on swiping and swiping, riding and riding to others' credit card, alam nyo, maganda, I want is much better than I owe. Di bali na lang pangarap ko lang yan kesa naman mabaon ako sa utang. Okay? This is just my perspective, ha? Nasa inyo po kung susundin nyo po yan. But for me, it's better to want or dream than to owe or having it. Anong prinsipyo natin sa financial management? If you cannot afford it, save for it. Pag hindi mo pa kaya, huwag mong pilitin. Kasi pag pinilit mo, hindi ka nag-wait ng path of humility, malalagay ka sa alanganin. That's just my thinking, mga kapatid. Pang-anim,
My secret is safe with me. My secret is safe with me. Alam mo, sekreto ko, ligtas sa akin. Bakit? I know myself. Kaya kong itago yung aking sekreto. Pero mga kapatid, meron na pong isang characteristic po ang sekreto. Bagong salita sa atin, secret seeps or escapes. Walang sekreto po na hindi lumalabas. At kung minsan po, ikaw mismo nagpapalabas niyan. Tama po? At kung meron kang asawa, may pamilya ka, you're in a relationship, you have a boyfriend or a girlfriend, alam niyo po, may sasabihin ako sa inyo ha, truth, vices and weaknesses, pornography, lack of control and discipline, secret struggles are a bad threesome in your relationship. And somebody have to go because secrets are not safe with you. Meron talagang masusunod eh. Dalawa lang yan, yung sikreto mo o yung mahal mo na tao. It's a bad threesome. I know that's not a good word, but I'm just using it to illustrate a point. Hindi ligtas ang sikreto sa'yo. Ang sikreto dapat inihahayag, sinusuko sa Panginoon, at binabago. Pangpito, I know better, therefore I will do better. Alam natin yan, di ba? That knowing doesn't guarantee doing. Amen? Knowing doesn't guarantee doing. So, mga kapatid, question, what were you thinking? What was I thinking? Naintindihan nyo na po kung anong isipin ng tanong na to. Kung sa isip mo pa lang, masagot na natin to honestly, magbabago yung direction mo sa panahon na ito, sa taon na to. Meron po akong illustration. Don't be a conformer, but be a transformer. Sa Luke 15, 13 to 20, tingnan natin yung verse na to. Alam natin yung kwento na to, the prodigal son, kinuha niya yung kanyang mana, and naghirap na po siya. Ginasta niya sa kanyang gustong gastahin. Let me just illustrate this verse now. Tingnan natin yung next verse, bro. So he went and hired himself out of the citizens of the country who sent him. Okay, pinakain po siya ng mga hindi magandang pagkain. Hindi siya sanay doon. Naging alipin po siya, tagabantay ng baboy. Naniniwala po ba kayo na ang kwento ng prodigal son ay principle of the pot? Hindi naman niya ginusto yung bayan na yon kung hindi niya inisip. Inisip niya ng inisip. Kaya dinimand niya sa kanyang magulang. Binigyan siya ng pera, nilustay, naubos ang pera, naging mahirap po siya. Pero ito po yung gusto kong mabasa niya dito kasi may pambawi dito eh. Next verse, bro. When he came to his senses. Everybody say, senses. Senses. Isa pa nga po, senses. When he came to his senses. In other words, nung sa Tagalog maganda eh, nung napag-isip-isip niya. Listen very carefully now. Ang confession, hindi nagsisimula sa puso, sa isip. Kasi po, pag puso lang palagi, iyak lang yan. Yung uhog na emotional. Pero pag walang isip, babalik ka lang din sa dati. True confession starts in the mind. And you know what? Nung napag-isip-isip niya, ito magandang tanong, anong napag-isip-isip niya? Meron po akong clue. What was I thinking? Bakit ko kinuha yung mana ko? Ba't nga ba ako lumayo sa tatay ko? Ba't ko ba pinuntahan yung mga maling tao na yun? Nilustay, niloko lang po ako. Bakit ako pumunta doon? What was I thinking? Maganda sa Passion Translation. Hinanap ko talaga to. Talaga napuyat po ako eh. Humiliated, the son finally realized what he was doing. Anong tawag dito? Principle of humility. Process. Hindi ka naman i-humble ni Lord ng biglaan eh. Process yon. Pero okay yon kasi mag-iisip ka at magbabalik ka sa ulirat mo kung ano dapat at kung anong mga pinagagawa mo ngayon na alam mong mali. Kasi tayong mga tao, ginagawa lang po natin yung masaya natin kahit alam natin mali ang kahinatnan neto. Bakit? Iniisip natin, enjoy now, pay later. Wag ganon. Wag po natin gawin yon, mga kapatid. Tingnan po natin ang nangyari nung siya'y bumalik sa kanyang ama. At take away truth muna tayo. The road or path to transformation or provision, restoration, reconciliation, and promotion. Haba niyan, no? Lahat na ng Sean. Starts when we change the way we think. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Ang daan, patungo sa pagbabago, pagkakaloob, pagpapanumbalik, pagkakaayos, at pagpapala ng Panginoon ay nagsisimula pag binago natin ang paraan ng ating pag-iisip. Pwede ho siyang naging prideful eh. Pwede niyang inisip, ayoko nang bumalik. Okay na ako to. Eh, decision ko to eh. Eh, tao eh. Ang tao nagkakamali. Ganon.
Pero hindi. Binago niya eh. At dahil binago niya yung pag-iisip niya, nakita niya yung sarili niya na umuwi, bumabalik, nagpapakumbaba, at humihingi ng tawad sa kanyang ama. Tingnan niyo po kung ano nangyari. At ito rin po ang gagawin ni Lord sa taon mo para sa buhay mo na ito. Tingnan natin yung next verse. Sabi dito, the father said to his servants, no question asked. Parang sinasabi ni Lord, alam ko na yung pain mo, sapat na yon. Ayoko na kitang i-judge. Nadanas mo na yung maling consequence, pero sabi niya, ito na lang gagawin ko sa iyo. Bring the best robe. Put a ring on his finger. Okay? Bro, pakita natin yung mga binigay at binalik ng Diyos sa kanya. Number one, robe. Binigyan siya ng royalty. Hindi po to encounter. Ring, sonship or authority. Number three, sandals, ministry. Number four, fattened calf, blessing or prosperity. Pastor, sandali po. Yan yung namimiss ko eh. Namimiss mo to because you're in a wrong path or thinking. You will never experience the path of blessing if you keep on thinking the way you think last year. Lesson, God the Father is waiting for you at the road of transformation. No question asked. Pag bumalik ka sa Kanya, pag pinil off mo yung mga luma, nag-aantay na si Lord sa'yo. Alam niyo, pinakamaganda, hindi na namin nilagay dyan eh, blessings are waiting too. Nag-aantay din sila. Kasi di ba paulit-ulit yung sinasabi, hindi hinahanda ang blessing para sa'yo, ikaw ang hinahanda sa blessing ni Lord na matagal nang nakahanda para sa'yo. Nag-aantay lang sa'yo. Your next time can be better than your last time. If, everybody say, if I renew or change my mind. Tayo po itumayo para sa isang panalangin and then we will have our closing song. Let us pray. Ah, hindi, may communion pa pala tayo, no? Let's pray. Siguro po, i-ready na, bro, William, ang mga communion. Sasabay na po natin ito. Tapos, magpipray na po tayo. Let's pray. Let's lift our hands to the Lord. Habang nakatayo po tayo, siguro po, hinamon, pinalakas na po tayo ni Lord. Let's close our eyes. Lift our hands to the Lord. Siguro magandang tanongin, what was I thinking, Lord? What was I thinking? But it's not enough to ask that question. It's important that you answer that question. Lord, ayusin mo po ang taong kong ito. At magsisimula po ito sa pagbabago ng isip. Panginoon, kagaya ng prodigal son, tulungan niyo po kaming magbalik sa tamang kaisipan. Mapag-isip-isip po namin kung ano ang dapat gawin. Kasi Lord, ang daming nasasayang, ang daming nasasaktan. Yung destiny namin, yung impact namin, yung influence at ministry namin, Lord, napapabayaan namin. Every time, Lord, we keep on thinking the same mindset just like everybody else. Today, Lord, we submit ourselves to you. Blessings are coming. Blessings are waiting for us if we trust in you, Panginoon. And today, Lord, sinusuko po namin sa inyo aming mga buhay. Humbly, Lord, i-humble niyo po kami upang lalo ho kaming magbago at magtiwala sa inyo. Today, Lord, help us to make sure that our next time would be better than the last time. If we would become transformer rather than conformer, to trust in you, to bless you, to honor you, because you love us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Panatili tayo nakatayo.